So, what's up guys? Today, tayo ay mag-unboxing and review nitong cordless screwdriver. So, ayun siya. Nakalagay, ang kanyang brand is Toye. Toye Tools. 45 pieces nakalagay dito. Ayun yung kanyang laman ng box. Cordless screwdriver. So, ayan siya. Oh, ayan ang kanyang mga specs. Sabi dito, 3.6 volts, battery type, 1,300 mAh. Ayan, charging time 2 to 3 hours, lightweight. Alright, so ayan. So tara, i-open. Ah, meron ako nito, syempre magagamit to sa bahay. At naisip ko magagamit ko din to sa aking pag mga pagtanggal ng screw ng aking e-bike. So kaya meron tayo nito. So, tara! Unbox natin! So, eto siya guys. Tcharan! Pag binuksan ng kanyang ayan ang laman. Alright. Ayan. So, meron siyang ganito. Ayan. Ayan. Meron din siyang pang drill. Ayan. Ayan. So, itong kanyang manual. At ito ang kanyang laman. Alright. Charger, charger cable, micro USB. So, dito siya nilalagay. Ito ang close-up look ng kanyang, ng ating main product. Ayan. Cordless screwdriver. So, alright. Papakita ko yung mga buttons niya. So, ito, kung gusto mo siyang i-twist, kasi diba ito, ang forma niya is parang gun. So, ito, pag pinush mo yan, pwede mo siyang i-turn. So, parang siya, parang stick type. Alright, pag medyo masikip yung space, may mga harang, so ganyan mo lang siya gagamitin. Kasi minsan pag masikip ang space mo, hindi uubra ng naka-gun type siya. So, pwede. So, yan ang kagandahan. Yon. So, ang medyo lightweight siya. Ang ganyan siya kalaki lang. Halos almost size lang ng ating palad. Almost palm size lang. So, ito naman para sa pagka gagamitin mo siya pagka parang pang close niya, close ng screw. Ayan. Ito naman pagka kabilang side naman, ilulusen up mo siya. Pag ilulusen up mo yung screw. So, ito is automatic na siyang nagkaroon ng LED light. So, maganda siyang gamitin kahit na gabi at para makita mo din yung iyong i-screw like that. Yan. So, okay siya. Ito yung start. Pag pinindot mo to yun, mag-i-start lang siya na mag-screw. Eh. Yun. So, sabi 45 pieces pero mukhang mahihigit siya sa 45 pieces eh.
So, ito. Ang pinakamalaki niya is ito. Size is 12mm. Yan. Ang pinakamalaking size niya lang. Gantong nut. At ang pinakamaliit naman is 5mm or 5mm. So, marami siyang iba't ibang types ng ayan, mga screw flat. Ito yung mga flat Phillips. Tapos yung ganyang screw. Oh, so, marami kang pwedeng paggamitan. Ito, mayroon din na din siyang ganito. Ito, nagandaan ako, may kasama na siyang ganyan. So, ito pa yung ibang klase niya ng mga Phillips. Ito yung pang drill. Yun, pambutas, kumbaga. Parang pinakabarayan na niya. So, dalawang klase lang yung pambutas niya. At medyo maliit lang. So, ibig sabihin, hindi siya pwede na sa pangmalakasan. Yung pang mga heavy. Pang heavy, pang mga ididrill mo na medyo, ito yung medyo malaki niya. Pag ang ididrill mo is, siguro sa semento, mga concrete. Sa concrete, hindi siya pwede. Sa mga light wood, siguro pwede siya. So, tara. Testing na muna natin to. Let's go. So, itatry natin siya dito sa electric fan ko. Pasensya na kayo, medyo madumi na. Lilinisin ko na rin naman siya. So, kaya dito na din natin i-testing. So, ito ang ginamit kong tip. Yan. Kasi medyo malaki to eh. So, try natin ng paluwagan. And loosen up. Alright. Uy! Oh, kumagat agad. Alright. Nag-loosen na siya. Ayan. So, pagkasisikipan mo naman, ito. Just press that. Pasensya na kayo, medyo nahirapan ako kasi nakakabit sa akin yung ano. So, pagsisikipan mo naman siya. Okay. Yun. So, try natin sa ibang tornilyo. So, itry naman natin dito sa aking type ng mini caldero. Mini caldero. Alright. So, ang gamit natin is tong flat. O nga pala, kapag ka nakagitna siya, ilaw lang siya, LED lang ang lalabas. So, LED lang. Pero kapag ka inusog mong ganyan, saka siya mag, ito, tighten up. So, loosen up natin to. Ito ang loosen up sa kabilang side. Alright. Oh. Yun, nag-loosen up na siya agad. Alright. Ay, natanggal na nga. Ayan na, so. Diba? Effective naman. Ngayon, tatry naman natin siyang i-tighten up. Higpitan. Ano lang natin, onti kasi umu-ano siya eh. Natatanggal eh. So, ayan. Habang maluwag siya, higpitan natin. So, paganto naman, ang gagamitin natin. Yan, tighten. Hindi ko masyado may align kasi nakakabit sa ano. Ah, sa camera lang din ako nakatingin eh. So, ayan. Oop! Yun! Ganun kabilis. Na-tighten up na agad siya. So, alright. Give us, tignan natin ang ating thoughts. Back to you. Alright, so, final thoughts on this product. So, sa aking palagay, sa aking tingin, okay lang siya sa mga medyo light, hindi siya pang heavy. So, parang, ito na din ang napagsabi na pang light use lang siya. So, sa tingin ko, hindi siya pwede sa concrete or yung mga makakapal or matitigas, sobrang tigas na wood.
Pero I think pwede din siya sa wood. Yung basta yung medyo medyo light lang. So ayan. So, pag mayroon ka mga bubutasan na tutornilyuhan lang, so, okay siya. So, ang nagandahan ako sa kanya is pwede siyang i-rotate kapag medyo tight ang yung space mo. So, pwede mo siyang i-ganyan. Tapos, hindi din siya basta-basta ang maganda din, so, safety siya. Kahit hindi siya basta-basta yung kapag napindot mo, agad iikot. Siyempre, medyo delikado yun. Kasi minsan, bigla natin napipindot. Basta, as long as naka-center lang siya, i-center mo lang to. Kasi kapag pinush mo yan, pak, gagana na siya. Ito naman kabila, pag pinush mo yan all the way, yan, pag ganyan, gagana pa din siya. So, pag nakagitna lang siyang ganyan, hindi siya gagana. Ang tanging gagana lang sa kanya is yung LED niya. So, sa tingin ko, for light use, pwede na sa mga pang tornilyo na medyo natitigasan kayo. Sa mga tornilyo na sa tingin ko, lahat ng mga yan na pwede mong paggamitan is hanggang dyan lang yung kaya niya. So, pag mas malaki pa, sa tingin ko, hindi na siya effective. So, sa nut, itong pinakamalaki niya. Alright? So, sa mga screws, pang screws naman, yan, malaki din naman ang kaya niya eh. Oh, diba? So, I think, that's it. Gagamit niyo ito na tool sa bahay niyo. May pambutas na rin naman siya eh, pero hindi lang pambarena. Alright, so, yun lang. Maraming salamat. And, sa next review ko, guys. Maganda ang next nating i-review. Eto. Sa next video na yan, kasi sasample natin yan sa gulong ng aking e-bike. Yan ay air inflator. Tire inflator. Oh. Sa next video na natin yan. So, hanggang dyan na lang muna. Salamat! Hanggang sa muli! Ingat!